Hi guys, welcome back to our channel Doc Trader PH, and today is June 24, 2020, and we will conduct our technical analysis of the Philippine Stock Exchange market. And guys, no, pasensya na at medyo nalilate ang ating upload dahil sa dami ng papeles sa hospital. Okay, for our verse of the day, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Colossians 3:23-24. Okay. So yun nga guys, maraming salamat sa ating 315 subscribers. Please subscribe and hit that notification bell. So ayun, let's get down to business. Okay, as we can see, this is Macro Asia. Kung makikita natin, no, first of all, nag-expand na ang kanyang Bollinger Band, signifying na anytime na meron tayong strong market volatility. However, makikita natin that the price is contained in the Darvas box. Darvas box signifies our support here and resistance here. So, kung mapapansin nyo din na today, tago mo natin ang Darvas box natin. And today, makapapansin natin na binasag niya ang kanyang MA100, signifying a very bullish Marubozu and mirroring the resistance one na, no? So, high likely na mabasag niya ito anytime of any day from now dahil maganda ang pinapakita niyang volume. Huwag lang tayo magkaroon ng evening star dito. Next, anong itsura ng evening star? Ganito siya. Ayan. Evening star signifying a possible pullback or consolidation. So, tingnan natin what does the MACD says. MACD, ayan, kung mapapansin natin, akala natin kahapon magkocross na siya, no? But stock market is full of surprises. So, kahit na strong pababa ang kanyang histogram, is nagkaroon tayo ng malaking buying pressure today. And nagkaroon tayo ng higher high sa kanyang histogram, signifying a bullish momentum when it comes to buying pressure. At kung mapapansin din natin dito, no, umangat na ang RSI. So, kahapon, nakaturo yan pababa, and ngayon, paangat na ulit. So, makikita natin may resistance na around this area. Ayan. So, mahalaga na mabasag niya ito, katulad ng pagbasag niya sa resistance, para mag-resume ang bullish run nito ni Macro Asia. Okay guys, so next is ang kapatid niya, si M. Wide. Kung mapansin nyo guys, no, meron na tayong completion ng inverted head and shoulder pattern. So this is the shoulder, left shoulder, ayan, pababa, inverted kasi pababa sila, and then the head, and then the shoulder, no. So, anong difference ng left shoulder natin sa right shoulder? So, mapapansin natin dito, wala halos volume. And nung nagkaroon tayo ng bullish Marubozu today, katulad nung nangyari kay MAC, this M-Wide show has strong buying pressure and very good ang ating volume. No po? So, obviously higher than the average. So, once na magtuloy-tuloy ang rally niya, at wag lang tayo magkaroon ng evening star katulad nito, if magtuloy-tuloy ang rally niya at mabasag niya itong resistance 2, magkikita tayo sa prices around this area at 8.93 dahil nandiyan ang ating MA100. No? Or, and possible mauntog dyan at mag-consolidate muna or mag-pullback if mababreak niya itong resistance natin. So, katulad ng itsura kanina ng kay Mac, is although nagkaroon tayo ng sharp dito na paghina ng buying momentum, is bumawi naman ngayon at nagkaroon tayo ng higher high. At nagkaroon din ng pataas or umaangat, bumabawi ang ating MACD, no? Again, you will never know kung kailan ang magandang entry or exit dito sa ganitong itsura ng market. Ano po? Depende pa rin sa setup mo. Kaya kung makikita natin dito, no, akala natin magkocross na, pababa na, ngunit lumalaban at bumabawi pa. Okay, for the RSI, very important na ma-maintain itong support na ito.
Kasi ilang beses nang naging resistance yan, this resistance here. So, very vital na magstay siya dito. Okay, kung mapansin nyo dito, oh, medyo lumapit siya and nagkaroon ng ng bounce pataas. Okay, so very vital sa atin yung support level na iyan para mag-continue itong ating bullish run. And then, still a good room pa naman bago magkaroon ng overbought. Okay, let's go to whole seam cement. Eto na, after a continuous day of sell-off, nagkaroon na at na-break na ang kanyang trend line. Ito na ang pinaka-inaantay ng lahat na ang kanyang, ano, ang kanyang bounce. Okay? Kung makikita nyo dito, ito ang naging silbing resistance natin for the past few days or a week ago na po. So, ang lakas ng resistance na yan. And then finally, nung tumatama na near the support 1 and the 52-week low, is nagkaroon na tayo ng bounce up, breaking the resistance here. And what's important about this bounce natin is maaring ito na yung pag-break ng kanyang bearish trend. Dahil makikita natin, very evident, sobrang taas ng kanyang volume. Never before, ano po, in the past few months. Ang tagal na bago nagkaroon ng ganyang volume. Oh, iyan. So, nito siya sa level na ito. So, if ever na mabasag niya itong resistance 1, ang next niya is around this, if magtuloy-tuloy yan, no, dahil na niretest niya na nga, if magtuloy ang retesting and mabasag niya yan, makikita tayo dito sa support natin last time, sa 7.55. And mag-continue ang rally, we can see na pwede yan umabot ng 8 pesos until dito sa 8.67 bago magkaroon ng strong pullback or consolidation sa kanyang rally. And don't forget guys na we still have a very huge gap around this area na possible ma-fill, ano po. So high likely for, eto rin po, makikita natin na almost crossing na yung MACD. And bumabawi na po ang ating histogram, no? So be very watchful sa mga gumagamit ng indicators dito, especially the MAMA setup. Okay, tignan natin kung maganda na ba pumasok if meron kayong setup ni MAMA. Lagyan lang natin ng ALMA line dyan. Okay, alisin natin ito. And as you can see guys, no, nag-cross na siya sa ALMA line. Ayan, so sa mga may ganyang setup, you know what that means. Okay, makikita din natin dito na to continue the bullish run, very important again yung resistance area na ito. Dahil nito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh kasama pa to. Kasama pa tong area na ito. Ayan. So, mahalaga na mabasag niya yan to continue a bearish run. Otherwise, if sobrang tigas pa rin at hindi niya malagpasan itong resistance na ito sa ating RSI, maaring magkaroon ng pullback again and consolidation at this area, no? For now, it's too early to say. So, tomorrow would be our confirmation candle kung ano ang magiging trend nito ni Holcim. Now, let's go to MPI. So, may nagtanong sa akin, is it still good to buy MPI? Now, let's study kung ano ang sagot sa tanong na yan. Okay? As you can see, MA200 acting as its support above the Ichimoku cloud signifying a very bullish momentum and run. And makikita nyo ito yung trend line natin, ano guys? Ito, bilugan natin. Ayan, very important itong ating support areas here. So far, hindi pa naman niya tinatouch ito, no? Pero it would be healthy for this stock kung magkakaroon muna ng pullback around this area bago niya basagin itong resistance. Bakit kamo? Dahil tingnan natin ang ibang indicators. So, for MACD, although bullish siya pataas, hindi ganun ka-sharp, no? Signifying na possible na nagsa-sideways ito. Itong stock na to, pero kung makikita natin, bullish naman. So, that's still good. However, our concern is this part. Sa area na to, overbought na siya.
So, kung mapapansin nyo, every time na tumatama siya near this resistance level, is bumababa yung price. And yumuyo ko yung RSI, no? So, kung tataas man yan, lagpas pa, bonus na lang yun, guys, no? Kasi we are waiting for its pullback. So, to answer the question earlier, wait muna tayo ng pullback and consolidation, if ever, ano po, so that ma-maximize natin yung gains natin. Wow! Now, let's go to Sirtec Holdings. So, in the past few days, ano po, makikita natin that tech follows a strong bullish pattern, itong ating flag pattern. So, bullish maruboso here, pullback, pullback, red candles, minsan spinning top, bullish maruboso, candle. However, until then, nakabuo na tayo ng magandang trend. Ito yung support, and this one, and then this one. However, today is a special day dahil nagkaroon tayo ng, yan, ng bearish Maruboso. Ibig sabihin, high likely na magkaroon tayo ng reversal dito, bumaba yung price, and mag-sit siya sa support 1. However, just want to remind you na mataas ang kanyang volume and nangyari ito at the end of the day. So, may nakapag-trigger ng 8.23, but from what I saw earlier is sobrang tibay ng resistance, ay ng support na ito dahil around 900,000 ang gustong bumili or almost 1M, no? Ang bids for this area. So for me, it would be a very good entry na nagkaroon ng pullback ng ganito dahil nga we are still bullish kay Tech. Dahil hindi niya pa naman binabasag if we are to draw a Darvas box here, no? So, kung magkakaroon tayo ng Darvas box, tingnan lang natin. So, ito kanyang magiging support and resistance. Ayan. So, yeah, hindi pa tayo nag-worry sa nangyari kanina, no? However, if ever mabasa niya itong support 1, ang next na nating makikita to dito, ang Tech, makikita natin siya sa price na 7.73. Dahil ito ang next support, followed by here, sa 7.39. Ano po? Until mag 7.12. So, ang bias natin dito is bearish pa rin. Pero depende pa rin lahat yon sa magiging opening price or price action nito tomorrow. Kasi, makikita natin, medyo yumuyo ko na rin yung momentum, no? Meron na tayong lower high. So, tingnan lang natin. Ayan, oh. Kitang-kita. Lower high. And yumuyo ko na ang kanyang blue line sa kanyang MACD. Momentum. Humihina na. Dahil nga naman, nagkaroon ng sell-off at the end of the day. Kung makikita rin natin dito na itong support area natin, support line natin, is consistently strong in the past few days. Ayan. However, today, nabasag nga again siya. So, nabasag siya. And possible, no, na makita natin siya at this next support sa 49 pesos or almost 50 pesos. 50 pesos. 50 level areas. If not, we are looking at the 42. Okay. So, congrats sa mga nakasalo kanina, no? Depende pa rin again yan bukas. So, kung meron kayong strategy, buy and support, sell on resistance. Very simple, no? It would be good to entry here. If naman meron na kayo, hold, pero I would not advise sell. But again, that is my personal bias. You can either reject it or not, but our technical analysis says that high likely, if mabasag itong support 1, a very vital price, is magtuloy-tuloy siya. Pababa sa ating mga next highlighted supports. Okay? Now, let's go to Ditto. For dito, nagkaroon tayo ng, again, recap lang natin, nagkaroon tayo ng bullish run and nagkaroon tayo ng 2 healthy pullbacks. So, magkakaalaman kung pullback nga lang ba ito kapag nabasag niya itong trend line natin, itong yellow slant line, ano po. Dahil, ayan ang naging support natin in the past few days. If ever mabasag niya yan at tumuloy-tuloy siya dito sa
bumaba siya less than the 3.54 pesos, is we can assume na magtuloy-tuloy ang kanyang bearish run until ma-fill itong gap. Remember guys, always respect the gap. Meron siyang gap at 3.23 and 3.30. And what's more is, every day, in the past 3 days, nagkakaroon ng decreasing. Nagkakaroon ng decrease ang kanyang volume. Tignan natin ang kanyang MACD. Anong sinasabi ni MACD? And then ni RSI. Ayun. So, although we have a bullish, sa makikita natin sa ating histogram for our immediate na reaction is nagkakaroon na siya ng lower high. Signifying na humihina na ang momentum, which is expected dahil nandito na siya sa overbought areas ni RSI. Yan guys. So, kailangan niya munang bumalik and magkaroon ng consolidation, if ever, ano po, bago maging healthy ang kanyang uptrend. Now, let's go to MM. So, for MM, punta muna tayo para magamit natin HMO cloud. Punta muna tayo sa 5 minutes. So, sa 5 minutes, simulan natin dito, no? Bumaba siya, lowered than the HMO cloud, signifying na nagkakaroon na tayo ng bearish bias. Pababa yung price. And then, tago lang natin, no? So, nakadikit pa naman siya sa ating ALMA line. And, maaaring bumawi, although bearish siya, maaaring bumawi if magkocross ito ng blue over red. If ano to ha, for short term, for day trades. Dahil ayan nga, umapansin natin. And, for day trades, kailangan niyang mabasag itong resistance line na to. If ever gusto niyang mag-resume, or makakapag-resume siya sa kanyang uptrend, ano po? Bakit yan? Dahil may kita nyo dito sa area na to, sa area na to, at sa area na to, naging important itong resistance na yan. Okay, punta naman tayo sa kanyang day. Ayun. Kung makikita nyo guys, is parang nagkaroon tayo, instead of pullback, nagkaroon tayo ng evening star dito, no? Evening star signifies, probably signifies a bearish movement. And nagkaroon tayo na kahit pinilit niyang tumaas, is mababa pa rin yung price. Okay, makikita rin natin ay decreasing amount in volume. So, don't forget guys na although hype na hype itong si Merrymart, it's possible to fill the gaps pa rin, no? Gap filling natin is nandito. Ayan, nasa 3.42 until here, 2.42. Let me correct myself, and 2.27 and another gap in this area. Okay? So, for ano to? For quick trades, no po? Sa mga ating bihasa ng scalpers. Not suggested for newbies. Okay, again, very ano, no? Masanay tayo sa pagtingin ng mga candlestick pattern. So, kung mapapansin nyo, after niyang niretest itong resistance 1 and resistance 2, after a gap up, is nagkaroon tayo possible ng spinning top, bearish spinning top candle, or it can be an evening star, signifying a reversal in the run. So, if this is a bullish run, high likely na magkaroon tayo ng bearish run. If magkocontinue yun, is ma-fill niya muna tong gap na to. Ayan, may gap tayo at 5.72 and 5.58. Kasi sobrang lakas ngayon, no, ng selling pressure. So, for MACD, we have a very good momentum, no? Very sharp, very strong ang kanyang buying momentum. However, kaya ako sinasabi na another thing para support na nagiging bearish ito is nasa oversold areas na tayo. So, high likely before it resumes the bullish run, if magre-resume man, is ma-fill muna itong gap. Okay, guys? Next one is BDO. Okay. For BDO, mapapansin natin, no? Ayan, meron tayo ditong hammer. Nagkaroon ng uptrend. And, yan. So, possible na ito pa rin ay bullish engulfing, no? Ibig sababihin, high likely pa rin na mababasag niya itong resistance na ito. However, nasa consolidation area siya, consolidation period. Dahil nga nasa loob din siya ng ating Ichimoku cloud, signifying a sideways pattern na.
sideways between the support 1 and the resistance 1. And kung mapapansin nyo guys, no, na bakit ko nasabing sideways din muna ang movement niya, kasi we have a decreasing volume around this area. Okay, so not a very good sign, no, if gusto natin, if maglo-long position tayo sa kanya. Okay? And then kung mapapansin nyo guys, ano po? Ayan, pababa pa rin ang momentum ng MACD niya. Ibig sabihin, malakas ang sell-off. Which means, ayun nga, pababa nga rin, negative ang kanyang histogram. So, bearish here, sideways here, bearish here. And dito, kung mapapansin po natin, na nagpi-play siya within these two support and resistance area sa RSI. Bakit natin na-plot ulit siya ng ganyan? Dahil in the past, meron tayong dito and dito. So, if mag-sideways man siya, dito siya sa area na ito. Ano po? Huwag niya lang babasagin ito. Maganda if mag-bullish run siya, mabasag niya itong ating strong resistance in this area. Okay? So, ayun. Now, let's go to web. Ayan guys, our last stock for the day. So, kung mapapansin nyo, no, we are, again, using the Elliott Wave Theory. So, kung mapapansin nyo, tapos na ang wave 1, and ito yung wave 2, the pullback, ano po. So, the wave 2, possible siya, no, na magstay siya dito sa support levels natin around support 1 and resistance 1 for the consolidation period bago niya ma-attain yung kanyang strongest or longest trend na wave 3. So if mag-start ito mag wave 3 and high likely na mabasag niya itong dalawang resistance natin, is makikita na natin siya sa 3 pesos. Okay, no? Either 3 pesos or this area. 3 pesos ang kanya. If ma-break niya pa yung 3 pesos, pwede tayo dito sa 3.19 to 3.20. But if not, baka magsumunod ang wave 4 or ang kanyang pullback. So mag-pullback muna siya sa resistance na ito bago i-resume ang kanyang last wave. Wave 5. So it is an uptrend ang wave 5, no? So kung mapansin nyo, bumababa din ang kanyang momentum. Ang kanyang MACD. So, negative din ang ating histogram. Ayan, negative. Nasa negative area. Ayan, kapag sinabi natin negative area, nasa baba siya. Ito, kung mapapansin nyo, yan, negative area na. Pag nakatayo, nasa taas, is positive area. Which signifies a strong momentum, weak momentum. Okay? So, it's currently it's in sideways, no po? So, kung mapapansin nyo, dito lang muna siya sa areas na ito. So, for sideways, and gusto natin ma-confirm if nagkakaroon na siya ng strong momentum for the wave 3, in preparation of wave 3, kailangan niyang mabasag itong 52 level natin sa ating RSI. So, it is still, it's also historically known, dahil ayan, meron tayo dito, dito, and dito. So, ilang beses nang niretest yan at gumana siya. Okay? So guys, that would be all. If I was able to contribute anything to you guys, I would highly appreciate a subscribe. So ayun guys, maraming salamat sa pakikinig sa ating technical analysis. And may the Lord bless you all. God bless guys.